Isang lalaki ang sunod ng sunod sa isang dambuhalang pawikan. Halatang may edad na ang pawikan kaya hindi na ito makalangoy ng mabilis. Hanggang sa naabutan siya. Ano kaya ang gagawin ng lalaki? Sa di naasahang pagkakataon, isang pawikan ang nalagay sa alanganin at kailangang sagipin. Sina Sharon, Empoy, Juan at Tatay Bert, tagapagbantay ng mga pawikan. Kasama nila ang aming team na kinukunan ang ganda ng lugar hanggang sa isang residente ang tumawag sa kanila at humingi ng tulong. Dito nakita ng aming cameraman na may kakaiba sa bibig nito. Ayan, parang may kakaiba sa ano niya, bunganga niya, kaya nilasundan namin. Pawikan. Napansin nila na may nakapulupot din sa flippers nito. Agad silang nagsibabaan sa bangka para tulungan ang pawikan. Pulputan yung liig niya ng ano? Nylon? Hindi siya hirapan siya maka ano? Kalangoy? May nylon! Payat na siya! Nagpayat hirap na! Na. May kawil siya! May sakit! May kawil. Bukod sa nylon, balot na rin ito ng lumot. Isang indikasyon na may sakit ito. Kaya mas lalong nahihirapan itong lumangoy. Kitang nanghihina na ang pawikan. Kung di matatanggal ang nylon, maaaring malunod at mamatay ito. Ang entanglement o pagkapulupot sa nylon ay nagdudulot ng pagkalunod, gutom, physical trauma sa mga buhay ilang tulad ng pawikan. Doon namin dadalhin yan dahil para mapangalagaan siya. Mabantayan ko. Mabantayan. Kung mayroong kailangan magamot, may gamutin. Ay dito kasi malayo sa amin, hindi namin mabantayan. Para sa amin nagbabantay, masakit din. Bagay din naman sinasadya ito, kawil eh. Hindi lang pala siya makaganyan. Dahil itong mga nylon, kagapo sa palikpik niya. Dalawang palikpik, ganyan o. First time po namin naka-ano po ng ganitong na ano po siya. Ng ano, nylon. Okay. Kapayat na, wala nang alas, ano. Hindi siya makaayos kain, kaya may nylon pa, may kawil. Sinubukang kagatin ni Empoy ang nylon. Nang matanggal ang tali, tinignan nila kung kaya nitong lumangoy palayo. Pero biglang bumagsak lang ito sa buhangin. Kaya mas lalong nag-alala sila Empoy. Inobserbahan nila ito ng ilang oras. Hanggang sa... mukhang nakakabawi na siya ng lakas. Nang nakapagpahinga, ay na nila umangat sa tubig at lumangoy palayo sa isla. Sa isla ng Taytay sa Palawan, mapayapang namumuhay ang mga tao kasama ang mga pawikan. Sa una, aakalain mong parang tinatawag nila Sharon ang kanyang mga anak. Dinado!
Pero yun pala, mga pawikan. Tuwang-tuwa namang lumapit ang mga pawikat kay Sharon. Pero paano nga bang nagkakaroon sila ng ganitong pagkakaibigan? Kailan nagsimula yung naging parang friendly sila sa inyo? 2018 po. Ano po nangyari noong 2018? May dumating po na bagyo, tapos may basan po sila, natuyuan po sila ng dagat. Ay, naiwan sila dito? Opo. Tinulungan po sila ng mga tao dito sa barangay na ibalik sa dagat. Simula noon, nag-ano na po sila dito sa amin, nag-amo. Halos nasa 100 pawikan daw ang nandito. Pero 8 lang ang kilala nilang maamo sa tao. At ang unang lumapit ay walang iba kundi si most friendly pawikan ng isla, si Leonardo. So first time ko naka-experience ng ganito na pawikan, nasukatan na natin siya, 103 at saka 90 something yung CM, yung male. First time yung nakuha na ng ganong details, kaya maganda ma-examine din natin siya, no? Ito yung palatandaan na healthy yung mga pawikan kapag malinis yung kanilang carapace, ang ganyan, no? Walang damage, walang sugat. Male, look at this. Ginagawa lang natin to because we're examining it and then nagkukuha tayo ng details niya. But if you're a tourist, pupunta kayo dito, dapat safe distance lang. Hindi nyo sila dapat hinahawakan para hindi sila ma-stress out, no? But itong mga pawikan na to, they're very friendly. First time in 16 years of documenting wildlife na nakakita tayo ng wild na pawikan na kagaya nito na lumalapit talaga sa tao. So si ate dito na nakatira, no, dito sa barangay dito. So kilala na siya ng mga pawikan on a daily basis na may mga pumupunta rito. Siya na yung kasama. Nakilala ko rin sila Empoy, ang masungit na pawikan. Si Ilonggo, ang swimming buddy. At Ashley, na ayaw paawat sa pagkain ng seagrass. Pero habang hinahanap ang iba pang friendly pawikan, may namataan sila Empoy na hindi pamilyar na mukha. At merong itong matinding bakas ng paghihirap. Ayan o, nangangamoy na. Tinamaan din dito kasi may swelling dito. Eto o, yung sugat niya dito. Pati yung paa niya, actually pati yung tail. So nabubulok na, may amoy pa nga eh. Nangangamoy na nga eh. Ang problema na dito tayo sa isla, yung resources natin are very limited. Pwede kasi nating ayusin to eh. In the meantime, ito lang muna yung magagawa ko. Bigyan ko siya ng antibiotics. Alright. Ideally, dapat luginisin natin to. Ito kasing carapace, buto nila yan eh. Hindi yan shell na parang pwede nilang alisan or anything. Parte yan ng ano nila, ng katawan nila, buto yan. So kung pag natumaan, para kang nabalian sa tao, ang equivalent. Hindi, you can get infected like what's going on now, no? So what we're doing, tinatanggal natin yung mga necrotic tissues. Again, yung ginagawa natin is just temporary relief. Pagkatapos magamot at malinisan, agad naming itong binalik sa kanyang tirahan. Kagaya nito sir, marami mga bangka dito. Ano yan, pagka nakita nila na medyo tatamaan nila, yung driver na mismo umiiwas. Sa saan nyo pinapark yung sasakyan? Kasi po, kung dyan lang din, mahirap, minsan yung iiwasan nyo lang eh. Kasi lahat naman yan, may iniiwasan lang eh. Pero may tatamaan pa rin. But if we will delegate a parking space, and then ito i-cordon off natin sa pawikan lang yan. Okay na yan. Marirealize din nila na, bawa ano tayo dyan, huwag tayo dyan dumaan. At gaano pa man kabait ang mga pawikan dito, sinisiguro nila na may distansya pa rin sa pagitan ng hayop at tao. Gusto ko lang pong banggitin ulit yung babala. Siguro remind lang natin. Sa dami ng lugar at lawak ng karagatan na pwedeng tirahan ng mga pawikan, ang islang ito ang kanilang napili. Hindi lang dahil sa sagana ito sa kanilang pagkain,
kundi alam nilang ligtas sila sa piling ng mga residenteng kasabay silang lumaki at tumanda dito.